Karburator. Motor. Pinagagawa lang sa ito ang sira nito is overflow. Wala lang magawa kaya kalikutin natin. Ito yung mga parts nito. Ito yung kita ba yan? Ayan. Ito yung adjustment ng minor, idle screw. Ito may adjust kung mataas o mababa ang minor. Ito, may kable rito nakakabit. Papunta rito, ito stopper. May nakaipit dyan. Nakaipit yung kable dyan. Eh, pag pinigamo yung silinyador, pipihit to. Pagpihit nyan, bubuka yung butterfly. Ayan, sa loob may butterfly. Pagbuka nyan, papasok ang hangin. Pagpasok ng hangin, magpapasok din dito ang hangin sa ang air fuel mixture nito is nasan ba? Diba kasi itong ano eh. Ito. I-adjust mo yan. Kadalasan ang motor ang ikot eh, nasa tatlong buong ikot. Bali, anim na kalahati. Sa sagad mo, mula sa sagad niya, may spring sa loob yan. Tatlo, anim na kalahati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na kalahati. Ayan. Ito, throttle positioning sensor. Masailan yung wiring ng motor na to, pati yung minor. May module siya para ibigyan ng reading yung galaw ng throttle positioning. Kung nakabukas ba to, kung gaano kalaki ang bukas nito, yun sasabihin niya doon sa bigay ng kuryente. May kinalaman to doon sa ano, throttle positioning. Ito, diaphragm type. Sa natin. Ayan. Ang diaphragm type. Ito, stack up itong ano. Ayaw na gumalaw ng mga ano eh. Ang principle nito, ang diaphragm type. Ayan. Ito yung sinasabing diaphragm. Gumagalaw siya. Pag umangat siya, nasa loob yan makikita. Umaangat na ganyan. Pag umangat na yan, papasok yung hangin doon sa ilalim na to. Ito yung baso ng gasolina niya. Pagpasok ng hangin, nabe-vaporize, napupwersang magkaroon ng vapor yung gasolina ang nasa ilalim ng baso. Yun yung papasok ngayon dito sa butterfly. Ang gamit ng karburator, hindi niya pinapasok ng solid na gasolina, yung unleaded, kung ano man yan, hindi niya ipapasok ng as gasolina. Bine-vaporize ng karburator kasama ng hangin na pumasok dito, magkakaroon air fuel mixture. Yung air fuel mixture na yun, kung lean or rich, kulang o mas marami, dito naka sa adjustment na gaano yun. Ang trabaho ng karburador is gawing i-vaporize ang gasolina para humalo sa hangin na papasok sa intake. At pasok niyan, yun yung gagamitin ng piston para sumabog. Pag putok nun, yun yung isang ano, iikot na yung 4-stroke engine. ICPE, I-C-P-E. Intake, combustion, power, exhaust. Yun yung 4-stroke engine. Dito nagsisimula yun. Pagpasok ng hangin na may halong gasolina, pupunta sa ibabaw ng piston, doon ay iikot yung 4-stroke. Ito, ang tendency nito, pag nagsilinyador ka, malamang dalawa itong kable na to. Isa rito, magkikita rito, sabay silang gagalaw. Pag umangat yan, papasok yung hangin. Pagpasok ng hangin sa loob ng karburador, gagalaw yung diaphragm. Aangat yan. Pag umangat ang diaphragm,
Ito, pag umangat yan, papasok na yung hangin, magsisimula ng magkaroon ka ng mataas na revolution, high rev. Mula sa 700, aakit na yan. Aakit na para umabanti ka. Ayan ang principle niya. Ngayon, dahil nasira nito ay tanggalin na natin yan. Ito yan, may karayom sa loob yan. Dito, nakasuksok yan sa tanso sa loob, sa jet. Jet sa loob. Yan yung dyan dumadaan yung vaporize na ano. Na pumapasok yung hangin, vaporize na gasolina para humalo sa hangin. Ito, buksan natin. Dahil ang sira nito, ipapaliwanag ko pag ano, sira ng carburetor pag overflow. Saman natin. Yan. Marumi na siya kasi natuyo yung gasolina. Pag natuyo yung gasolina, naging ganito. Kulay mahogany. Nagpa-powder. Pag natuyo yan, natuyo ka ng gasolina, yung motor mo hindi mo ginamit na ilang buwan, natuyo yung gasolina, paanda rin mo, tataka ka, bakit pupugak-pugak? Ito ang dahilan. Yung gasolina ang natuyo, bumabara sa maliliit na butas. Pag yun hindi umandar doon, sa pagkakabara, hindi magpo-flow ng maayos yung carburetor mo. Pupugak-pugak. Yun ang dahilan kung bakit yung mga motor na na-stack up. Kailangan kalasin muna yung carburetor bagong paandarin. Kasi baka itirik ka sa malayong lugar. Kung kailan ka nakalayo, tsaka pa tumirik, tulak ka. Pag sarado ng gawaan, malas mo. Bukas ka na uwi. Ito, hindi pa malala to. Pag malala to, yung kulay maroon na yan, nagiging puti na yan, nagiging umido, kakainin niya yung mga gilid-gilid dyan. Pati yung mga daanan ng hangin dito, hindi na perfect, pwedeng mabarahan o pwedeng ano, pwedeng maapekto ng performance nito. Ito float. Ito nagsasabi, itong float na to, ang nagsasabi, para magsarado tong check valve. Ito yung check valve. Parang lapis lang siya nasa loob. Ganito ang ano niyan, principle. Ayan, pag nakatayo ang motor mo, siyempre, yung liquid, kumukuha ng sariling level yan. Laging level ang liquid. Kaya pag ang kinarga mo, umahon na, puno na, umakit na, aahon naman to dahil lumulutang tong float niya. Palutang to, aangat yan. Pag umangat to, ayan, aangat ng ganyan, maitutulak niya ngayon yung check valve na yun. Ayan, ayun sa gitna. Pag umangat, matutulak niya. Para isarado niya yung supply ng gasolina na galing dito. Papasok yung gasolina rito, pupunta rito, umaandar ka habang ginagamit mo yung gasolina, ginagamit mo yung gasolina ng nasa baso, nakasarado yan, bumababa ng daan-daan. Pag na-sense niya na nag-open na yung valve dito sa ibaba na to, mag-o-open na yan, tatapon na ulit yung gasolina sa loob, aahon na naman tong float. Pag umahon yan, sasarado na naman niya ulit. Ganun lang sistema yan. Ang nangyayari, kaya naging overflow. Umaangat na tong ganyan, hindi pa nagsasarado tong supply ng itong valve. Kasi minsan, hindi na perfect yung dulo niya para isarado yung valve. Kailangan ng palitan. Yun yung inaabot na ng sobrang pagkaluma ng pyesa. Kailangan mo ng palitan. Ito, check-checkin natin kung palitin yung ano niya. Ito yung valve niya. Yan ang dahilan, no? Kung bakit siya overflow. Kung makikita. Ayan, no? Yung dulo. Nasa bang lens nito. Ayan, no? Yung dulo niya. Sobrang dami ng duming nakakapit. Yung dulo kasi niyan, yan yung nagsasara sa butas sa supply ng gasolina.
pag umipit sa doon sa butas, dahil sa dami ng dumi niyang ano, doon pa rin dadaan yung supply. Kaya kahit na ayan, dadaan yung dumi rito sa yun yung mga nakakapit na kalawang sa kanya. Gumagapang dahan-dahan dyan yung gasolina. Kaya dahan-dahan yan, tuloy-tuloy na kinakargahan. Yung loob ng karburador, imbis na sarado na, tuloy-tuloy pa rin magkarga yung tanke. Hindi kayang isarado ng check valve na to. Pag overflow, ito ang chinecheck. Ito nagsasara ng on-off ng supply ng gasolina. Dahil dito sa palutang na to. Pag umahon yan, sasarado niya yan. Automatic. Pero kung may nakaipit dyan na dumi, ay hindi talaga magsasara yan. Ayun lang yung principle niyan. Iba sinasabi niya, lakihan yung jettings. Ito yun, yung mga jettings na yan. Oh. Ayan, lakihan nila to. Ito. Kasi, pag nilakihan mo to, lalaki rin yung supply ng gasolina mo. Pag lumaki ang supply ng gasolina, ang principle ng makina is more power, more gas. O kaya, more gas, more power. Alin sa dalawa? Kaya kung mas marami kang gasolina ang binigay, mas malakas yung power na ibibigay mo sa makina. Kaya kung lalakihan mo to, more power, mas malakas sa konsumo. Yun ang sigurado doon. Matitigas lahat. Hindi natin magagalaw pa. Baka kailangan ibabad. Sa tingin ko, issue lang nito, lahat stock up. Kailangan ng matinding linis. Baka hindi na kailangan bumili dahil pag nalinis to at na-perfect yung butas na yon. Ito nga pala, sikreto dito, adjustment. Ito, inakausli na yan. Pag overflow, minsan kailangan mo nang galawin adjustment na to. Ibig sabihin, kailangan mo pang ibaba ng konti yung float para bumaba siya, para hindi masyadong mataas yung supply. Mahirap intindihin, pero pag hawak nyo yung carburetor, maintindihan din yan. Ito, kailangan ito ng matinding linisan. Kailangan ito ng compressor. Hindi ito madadali ng pagganito-ganito lang. Yeah. Kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin babalik. Sinilip ko lang naman tayo. Matagal lang na sa akin. Ayan. Itong maliit na to. Itong flat na lata na to. Ni UUP lang yan. Either pataas or pababa. Kasi siya yung magtutulak dun sa parang lapis na maliit kanina. Habang tumataas yung tube, yung gas, gumaganyan, tinutulak niya yung ano, para sumara. Pag tinulak mo siya, mas maaga siya magsasara. Na hindi pa siya pumapantay sa ganito, hindi pa siya pantay, na isarado niya na. Pero kung ilalayo mo naman yon, ganyan, andiyan pa lang, tinulak mo, konting angat pa lang, hindi pa puno yung baso. Pag hindi pa puno yung baso at nagsarado ka agad dyan, ang mangyayari, hindi sasaya dito yung gasolina. Hindi nabibigyan ng ano. Kaya mangyayari, ang andar ng motor mo, pupugak-pugak. Kasi kulang yung supply ng baso, etong baso. Pag ito, konti ang laman, pupugak-pugak ang motor mo. Kasi may tamang level to. Yung ideal level niya na masusunod. Na halos pumantay dito sa mga jettings. Ayan yung basic principle niyan. Kailangan nagsasarado to, kada mapupuno itong baso, magsasarado itong check valve. Tsaka kailangan lagi pantay dito para naabot ng gasolina, para do sa maging pagpasok ng hangin, magiging vapor siya. Ito sa ilalim, meron siyang relief valve. Yung iba, nag-overflow, binubuksan dito. O kaya kailangan magkumuha ng gasolina, lagyan mo linya rito, testing ka kung yung gasolina mo, may tubig o wala, dito malalaman. Itong ilalim na to, lagyan mo ng sahod dito, sahuran mo, buksan mo dyan, makikita mo kung may halong tubig yung gasolina mo. Nangyayari minsan yan. Nalalagyan ng, ano, sa ngayon, ibabalik na natin to at wala naman tayong compressor.
kailangan natin dito compressor para bugahan lahat at alisin lahat ng mga to. Nilinisin ang loob na loob pati lahat ng piyesa ibababad natin. Saka isa pa hindi rin gumagalaw to eh. Oh. Yan, dapat gumalaw yun nasa loob. Kasi pag umangat yan, yan yung magsasabi na pwede na pumasok yung hangin. Pag angat niya, papasok yung hangin. Gagalaw itong diaphragm. Pag galaw ng diaphragm, magpapunction na ito ng maayos. Pag nagpunction siya ng maayos, papasok yung hangin kasabay nung galing na gasolina na galing sa ilalim. Papasok siya ng sabay. Kaya tinatantya rin dito yung air fuel mixture. Nandito siya. Kasi pag nasobrahan ka sa gasolina, hindi magandang andar. Amoy gasolina yung tambutso mo. Pag kinulang naman, pupugak-pugak. Pareho rin yung level dito. Na pag kinulang yung level dyan, pupugak-pugak din ang motor mo. Medyo maselan, pero katagalan ng ginagawa. Masasanayan din. Babalik na muna natin ito at wala naman tayong ano, sa paggabi na eh. Sinilip ko lang. Ito lang magawa, nakakainip. Gusto nyo bakit na iuwi ko rito? Babalik natin kahit nasa loob ng bahay. Kung ano yung drive train. Explain natin lahat ano yung drive train. Mula sa makina hanggang sa dulo ng sasakyan. Off muna natin to para kahit pa paano nasilip na natin kung ano yung ano niya. Hindi siya ganun kakomplikado. Kumbaga basic lang. Pero kailangan na matinding linis. Kadalasan yun ang sekreto sa mga sasakyan para tumagal ang trabaho. Ibig sabihin, matagal masira, kailangan malinis ang gawa. Tsaka yung kakabit na pyesa, hindi mo masisira. Talagang perfect lahat na ilapat mo. Tsaka isa pa, genuine yung binili mo pyesa. Kasi kung nakakabitan mo ng peki yan, mga dalawang buwan, baka hindi pa nakakal sa garahe, tiri ka na. Mahirap pag tiniri ka ng motor kasi ang motor lumalayo. Malayo ang nararating ng motor. Kaya pag yan, palpak. Pag tumiri ka, sigurado na sa malayo ka. Sigurado na yan. Sigurado, rescue ang katapat mo. Alam, may tulak mo pa uwi yun. Isakay nyo sa sakyan, huwag nyo hihilahin. Kasi pag ang motor na naghihila, napakalaking disgrasya niyan. Pag may tumawid sa pagitan ng tali nyo, o kaya may kumat sa inyong isa pang motor sa pagitan nyo. O kaya mas malala kung sasakyan nyo kumat sa pagitan nyo. O kaya nagkabangga kayo, sigurado pareho kayong bagsak. Kaya hanggat maaari, safety first pag nasa kalye. Kailangan mataas ang IQ level pag nasa kalye. Awareness sa paligid. Habang gumagalaw ka sa kalye, binabasa mo rin ang galaw ng mga nasa paligid na sasakyan. Tingnan nyo rin yung mukha ng mga driver kung nakatingin sa inyo habang kasalubong nyo. Kakasalubongan kayo, hindi pala nakatingin sa inyo. Ikaw na mag-adjust. Kasama sa mga life hacks. Yung mga ganun. Para tumagal ang buhay nyo. Lalo pag lalo sa kalye. Pag ang buhay mo lagi nasa kalye, safety first. Okay. Saan na ulit to? Nakita ko na yung laman.